Isang mapagpalang araw pong lahat sa inyo, mga kamotor. Ito na naman po, Multiwork TV, para naman po papakita ko po sa inyo kung paano magpalit ng ganito, bushing nitong hub natin. Pero ngayon ko palang masusubukan, mga kamotor, ang pagpapalit ng plastic bushing na ganito. Sa mga nakasubok na ng ganitong bushing, mag-comment naman po kayo, mga kamotor, kung tatagal nga ba siya o hindi. At saka sa mga hindi pa, subukan natin, mga kamotor, na maglagay, baka sakaling tumagal siya. Kasi nga yung nilagay natin na nung nakaraan, di pat nagtatagal, mga 4 na buwan pa lang o 3 buwan yata. Ito na naman yung nangyari, mga kamotor, nahiwalay yung kanyang bushing. Kaya ngayon magpapalit na naman tayo. Nasubukan na rin natin, mga kamotor, yung pagkakabit ng steel bushing na sabi nila, pero ang problema naman, mga kamotor, itong nut ng steel bushing ay palaging lumuluwag, hindi kaya napuputol yung kanyang bolt. Kaya napag-isipan ko, mga kamotor, na bumili ng ganito sa may Shopee. Yan. Ito. Baka sakaling tumagal siya, mapapakinabangan pa natin siya ng matagal. Okay. Saka isa pa, mga kamotor, dun sa steel bushing na nilagay natin, napakabilis kumalog ng ating kadena at saka yung spline dito sa may transmission output shaft ng spline niya. Kaya ito, palit tayo ulit ng iba para naman matesting natin na gumamit ng plastic bushing. Baka sakaling gumanda ang kanya, hindi lalagalagatak ang kanyang pag-arangkada. Kasi, mga kamotor, pag kalug na siya, napakalakas, mga kamotor, yung lagatak ng stud, itong stud bolt na ito dito sa may hub natin. Kaya nagkaroon siya, mga kamotor, ng yun, tama. At tapos yung iba naman, yung paraan ko ng pagtatanggal ng steel bushing, kaya yan ang nangyari. Pero okay pa yan, mga kamotor. Kaya sa mga nakaka-testing na o nakakasubok ng magkabit ng ganito, okay, comment lang po kayo yan, kung legit o hindi yung ganitong plastic bushing. At saka, mga kamotor, yung okay sana, mga kamotor, yung ganito na may rubber siya, kasi nga hindi pirasado ang transmission natin. Kung may nakita man kayo, mga kamotor, paki-comment na lang kung anong brand para naman makapalit tayo ng medyo matibay-tibay na panlagay dito sa motor natin. Kasi dito sa amin, mga kamotor, halos wala kang mapagpilian. Kung order ka naman ng online, hindi natin alam, makikita doon sa picture, okay naman. Pero pagdating, napakanipis nitong lata niyang ganito, mga kamotor. Tapos kadaling mahiwalay yung kanyang bushing sa gitna. Kaya kung may nasubukan na po yung matibay, mga kamotor, paki-comment lang po sa baba para po naman matesting ko na mailagay dito sa ating motor. Okay, yun lamang ang masisir ko sa araw na ito. At muli, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Thank you po.